Siguradong magugulat ka kapag nakilala mo kung sino ang mga taong ito. Well, gusto mong malaman ang buong istorya? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po dito sa ating Munting Channel. At kung first time mo pa lang, well, wag mo nang isubscribe yan. Sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang mga taong ito. Marahil ang ilan sa kanila ay na-encounter mo na sa internet o sa Instagram. Pero alam nyo ba na sila ay hindi totoo? Yes, tama po ang inyong narinig. But despite of that, marami pa rin po sila mga taga-subaybay at followers. At nakakuha pa ng mga mabibigating endorsement. Yes, kumikita po ang mga taong ito bagamat sila ay hindi totoo. Sila po ang tinatawag na virtual influencer. Ang ilan sa kanila ay nakagawa pa nga ng music video. Nakahakot ng napakaraming followers na umabot pa sa milyon at daang-daang libo. Ang mga ito ay ginawa sa pamamagitan ng CGI. At kapansin-pansin po na tila ba isang totoong tao talaga ang iyong nakikita. Base po sa aking karanasan, kung hindi ko po nabasa at napanood na ang mga ito pala ay mga virtual influencer o mga CGI lamang, hindi ko po talaga malalaman na ganoon sila. Sapagkat kung makikita po natin sa mga larawang ito, parang mga totoong tao talaga na buhay ang kanilang mga postura. Oh, yeah. Bring you home. At alam niyo ba na ang mga ito ay kumikita ng milyon-milyong dolyares dahil sila ay kinukuhang models at mga endorser ng mga sikat na brands tulad ng Adidas. Walang malaking katanungan, bakit kinukuha ito ng mga mabibigating brands para maging model? Bakit hindi na lang totoong tao? Ganito po kasi ang advantage pag CGI ang magiging model ng iyong produkto, mga Evadgers. Unang-una, hindi mo na kailangang mag-hire ng mga makeup artist, mag-hire ng mga fashion designer para bigyan ng damit ang iyong model. Dahil ito lamang ay gagawin ng mga computer artist. Nabawasan na ng photographer, nabawasan na ng crew, at nabawasan na ng staff. Kumbaga, yung maraming trabaho nagiging mas maikli dahil sa computer-based na work, mga Evadgers. At ito po ang nakakatakot dahil marami po ang mawawala ng trabaho sa pag-usbong ng teknolohiya. Tulad ito, halimbawa, merong i-endorse na product ang isang model. Siyempre, kung totoong tao, bago po magawa yung endorsement, kinakailangan muna nilang mag-shoot. So, kailangan ng maraming staff, kailangan ng mga photographer, kailangan ng mga editor, kailangan ng mga makeup artist. Pero pagdating sa CGI, hindi na. Bawas na yung mga yun. Dahil ang gagawa lamang ng trabaho ay yung computer artist. Siya lamang yung mag-i-edit ng lahat ng bagay. So, nakakalungkot mang isipin. Pero kung ako po ang tatanungin, mas pipiliin kong i-follow ang totoong model na tao kaysa sa isang CGI lamang. Ganito po kasi ang advantage ng mga CGI models or influencers. Kapag tao po ang model, along the way, pwedeng magkaroon ng issue ang taong iyon. Pwedeng maging negative ang kanyang imahe. Or worst, pwede siyang mamatay. Ngayon kung mangyari po yun, syempre malulugi yung mga kumpanya na nagmamay-ari doon sa produktong inendorso ng model. Ngayon kung CGI influencer ang iyong ginamit as model to endorse the product, hindi ka mamuang problema na magkaroon ng issue, magkaroon ng negative image o mamatay yung CGI na yun. Because that is just a CGI. Akala ko po talaga ang babaeng ito ay totoong tao nung siya ay aking unang makita sa isang social media website. Masasabi pong ako ay napeke sa imaheng ito dahil sa aking paningin, siya ay buhay na parabang isang tao kapag iyong tinititigan. Well, speaking of fake, mga Evadgers, alam nyo ba na noong unang panahon sa panahon ng mga hukbalahap, gumamit ang Amerikano ng pamemeke para masugpo ang grupong ito? Yes po, pineke nila sa pamamagitan ng paggamit ng aswang. Nag-set up ang mga Amerikano ng mga pekeng aswang sa kagubatan para takutin ang mga hukbalahap.
Kasi malakas ang paniniwala ng ilang mga Pilipino, partikular sa North Luzon, patungkol sa realidad ng aswang. Kaya ginamit ng mga Amerikano ang opportunity na ito para takutin at masugpo ang mga hukbalahap. Well, sa mga hindi pa nakapanood ng istorya kung paano pineke ng mga Amerikano ang mga hukbalahap na sundalo at tinakot sa pamamagitan ng pekeng aswang, maiging panoorin niyo po ang video na ito, ang vlog na ito na ginawa ko noong mga nakaraang buwan. Pero bago po natin ipagpapatuloy ang video na ito, mga Evagers, nais ko lang pong humingi ng tulong sa inyo para i-report ang fake FB page na ito. Yes po, kinuha niya po at nire-upload ang lahat ng aking video. Ito ang dahilan kung bakit hindi rin ako ma-approve sa Facebook dahil ako pa ang napagbintangan bilang re-uploader ng sarili kong video. Kaya sa mga nag-report na po, maraming salamat po sa inyong suporta, mga Evagers. Maraming salamat po talaga. Halina't kilalanin ang ilan sa mga virtual influencer na ito at ilan sa kanilang mga kita. Unahin na natin sa ating listahan si Lil Mekela. Alam nyo ba na ang virtual influencer na ito ay kinukuhang modelo ng iba't ibang mga mabibigating produkto tulad ng Adidas? Dahil dyan, umabot na po sa halos 9 million euros ang net worth ng virtual influencer na ito. Wow, grabe mga Evagers! Imagine, isa lamang CGI pero kumikita ng halos 50 million pesos a year. At dahil dyan, mas lalong naging influential ang mga virtual influencer na ito. Kaya mas lalo pa silang dumami. At narito po ang ilan sa kanila. Pinakaugat ng mga virtual influencer na ito ay ang television, ang pinakaama ng mga virtual reality. Alam nyo ba na magpahanggang ngayon, isa pa rin malaking debate kung sino ba talaga ang nag-imbento ng television. Makikita natin sa internet na sandamakmak po ang source at sandamakmak ang mga claim patungkol sa kung sino talaga ang nag-imbento ng TV. Pero ayon sa isang source, si Philo Taylor daw ang nag-imbento nung siya ay 21 years old lamang. At na-imbento nga po ang TV taong 1927. At mas lalong lumawak ang impluensya nito noong ma-imbento po ang virtual reality. Unang nag-exist ang ideya ng virtual reality taong 1935 dahil sa isang science fiction writer na ang pangalan ay Stanley Winbaum. Naisip ni Stanley ang isang character na magsuot ng goggles. At the moment na sinusuot ng character ang goggles na yun, siya ay makita ng isang fictional world. At eto na nga po ang future virtual reality. At ang ideya na yun ni Stanley ay napunta sa katotohanan noong 1956 dahil sa isang cinematographer na ang pangalan ay Morton Hillig. Ginawa kasi niya ang kauna-unahang virtual reality machine. Ito ay isang malaking booth na kasya lamang ang apat na tao. Ito ay mayroong colored 3D video, audio, may vibrations, may smelling effect, at atmospheric effect. At noong 1991, isang NASA scientist na ang pangalan ay Antonio Medina ang ginamit ang virtual reality system para i-drive ang isang Mars rover mula sa Earth. At mas lalong sumikat ang virtual reality system sa ating panahon dahil sa mga gamers, mas exciting kasi kapag gumagamit ka ng VR sa paglalaro. Ngayon mga Evagers, ang natutunan ko sa video na ito at sa topic na ito, particular sa mga virtual influencers, kahit sino pala pwedeng maka-influensya. Pwedeng sa maganda o sa mabuting paraan. Kaya huwag mong maliitin ang iyong sarili dahil isa kang malaking influence. Well, I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!